Hindi na kailangan ng sobrang habang intro ng sasakyan na to. Ako si Boss Carl. And this is the Honda Civic Type R, the fastest front-wheel drive in the world. Lalabas siya ng bagong Honda Civic Type R. So before we say sayonara to this wonderful and very beautiful beast, let's take a look of it one last time. This Honda Civic Type R is powered by a 2-liter VTEC turbo with a maximum power of 310 PS and 400 Newton meters of torque, making it the fastest front-wheel drive ever in the world. Now when we look at the front, dito pa lang masasabi na natin na baka totga to ng Honda. Having that very sexy and beastful face, man. Hindi ko makakalimutan to. Unang-una na ang very unique multi-diamond display ng headlights wrapped around with full LED headlight DRL and fog lamps for better nighttime driving. And nandito na rin ang multiple splitters and canards na carbon fiber. Let's not forget about that very, very red Honda Civic Type R emblem since 1997. We also have a working hood scoop, pero hindi para sa turbo yan, gaya ng hood scoop ng karamihan. It's more of a cooling functionality para sa sasakyan, together with the side vents. And sealing off this very aggressive face is that blacked out grille para sa very sporty at masungit look. Now when we come here to the side, makikita nyo naman na dito meron kagad carbon fiber splitters hanggang sa gilid, papunta pa yan hanggang likod. It also has a rear extended fender flare to give it that more wider body. And for the side mirrors, it's power folding and power adjust together with your signal light repeaters. Now for the rims and tires, it's equipped with 245-30Z R20. Tatanong kayo kung ano yung Z. Ang ibig sabihin nun is the tires are specifically made para sa mga high-performance cars, just like the Honda Civic Type R. It's also equipped with an aluminum alloy 20-inch rims na gloss black ang finish. Although, these are not the stock ones, but mas pogi, di ba? And syempre, importante na pag mabilis yung sasakyan, kailangan safe at alam mong mapapahinto mo rin siya. Meron tong 4 disc brakes all around the 4 wheels. 4-piston Brembo brake set in the front with ventilated and cross-drilled discs, tapos ventilated lang sa likod. Let's go to the back. Now when we come here at the back, ito na ang kadalasan nakikita ng mga mababagal sa likod. Kaya kailangan na-appreciate din natin yung itsura sa likod na sobrang tapang. Unahin na natin yung shark's fin type of antenna, vortex generators, and this dual spoiler. And hindi mawawala ang very red Type R emblem. Tapos makikita nyo yung very sexy splitters from the front stretching to the side and finishing here at the back. Hindi mawawala ang very, very, very unique design ng Tambucho, which is 3 exhaust tips. Gumagana lahat yan and hindi lang yan aesthetic purposes. Also, the taillights come in full LED, so napakaliwanag niyan at ma-appreciate panigurado nung ma-overtaken mo. Now for the trunk, paniguradong kahit na sports car to, matutuwa pa rin ang misis mo pagka binili mo to. Meron tong 420 liters maximum capacity here at the trunk, pero ang pinaka-bonus dyan, pag tiniklop mo yung rear seats, magiging 786 pa yan. So napakalaki. Wala nga lang spare tires to, pero huwag ka mag-alala, may bit-bit ka naman na vulcanizing shop dito sa likod. May kasama na tong compressor at tire seals para hindi ka na mag-aalala about mafa-flat sa kalsada.
Tama na itong pag-uusap natin sa labas. Tingnan natin sa loob, tapos test drive na natin. Pagdating natin dito sa loob at pag-upo mo sa driver's seat, dito mo mararamdaman ang ultimate Type R feel. Maraming millennials ang malilito dahil this comes in a manual stick shift mode lang. Manual lang, walang automatic. And the transmission is 6-speed with LSD. LSD means limited slip differential para lahat ng power ng sasakyan hindi nasasayang. Now the gear shifting comes in short throw, meaning yung travel ng pag-shift mo is not as far as your standard commercial shifters. Tapos dito sa harap, of course, hindi mawawala ang very very sexy steering wheel of a Type R. And then of course, it comes with your Type R type bucket seats. Tapos yung mga butas dito, hindi po design yan, lalong-lalo na sa mga sanay sa gaming chair. Nilalagyan yan or pwedeng lagyan ng 4 or 6 point harness para kung mahilig ka naman kumarera and you will use this car on the track, pwede mong palitan or dagdagan yung seatbelt into a 6 point or a 4 point racing harness. Diyan nilulusot yon. Now on the left side is more of your infotainment controls and for the right you have your adaptive cruise control. Adaptive yan, meaning hindi mo na kailangan mag-accelerate or brake when the time comes. We also have a 7-inch infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto. Now, since mabilis yung sasakyan, huwag natin kakalimutan ang safety features. It comes with 6 airbags, VSA, Hill Start Assist, Anti-Lock Braking System or ABS with EBD, Multi-View Rear Camera with Dynamic Dimming Functionalities. Meron din tong walk-away auto-lock and of course, your smart entry system with push-start functions. Ito yan. For the center console, of course, we have your aluminum type shift knob na very, very known for Type R's with that black and red stitch boot. Tapos nandito na yung controls for handbrake and your driving modes. Ang standard mode nito ay sport. Tapos pwede mong ibaba to comfort. Wala nang eco mode to. And of course, the very exciting mode, the R Plus, which is the racing mode. Hindi yung nandito. Reverse yan. Now for the drivability, hindi naman gaano katigas yung suspension, lalong-lalo na knowing that it's a sports car. It's stiff enough to have that beef and yung feel na hindi na nagbabody roll yung sasakyan, but also it's comfortable enough for you to use it as a daily driver. This also comes with Honda Sensing technology that has adaptive cruise control where you can control here at the right side of your steering wheel, collision mitigation braking system, lane keep assist system, road departure mitigation, and lane departure warning. So ibig sabihin, safe na safe ka talaga kapag nagda-drive na itong sasakyan. Now the drive modes are sport and comfort. Sport yung standard driving mode niya. Pero ang pinaka-bonus sa lahat is yung R+. Yan yung talagang ma-feel mong pagiging race car ng kotse na to. So, subukan muna natin yung sport mode. Galing Primera, baunan na natin to. Woo! Sarap! Now, meron din siyang comfort para sa mga hindi gaanong mabigat ang paa or kapag ka sobrang bigat ng paa, pwede mo natin gamitin yan. Comfort muna tayo. So from pressing the comfort alone, na-feel ko kaagad na hindi na ganun ka-responsive when it comes to acceleration. Hindi na ganun kabilis or hindi na ganun ka-pin yung katawan mo sa bucket seats. But let's see. Okay. So malayong behave na talaga yung sasakyan kapag nag-comfort mode ka. But there's also an additional and final driving mode, which is the R+. You guys want to unleash this beast? R+ mode on. Woo! Grabe! That short stretch, nag 110 ako, or 111. That short stretch, guys, that short stretch. Now when you want to try out the racing features of this car, unang-una mong mapapansin is the adaptive damping system ng suspension, which gives your car the ultimate turning capacity para hindi masyadong nagbabody roll yung sasakyan.
Malaking bagay yon, lalong-lalo na when you're tracking down high-speed corners kung saan kaya napatunayan ng Honda Civic Type R na to na siyang pinakamabilis na front-wheel drive ever sa mundo. Para sa akin, ito pa rin talaga the best. Laging tandaan, mas magandang updated sa mga ganitong bagay kesa makipagmarites sa kapitbahay. Ako nga pala si Boss Carl. Bye-bye. Ganda mo.